Magandang umaga, mga bata. Magandang umaga po, Brother Alex. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa buhay ni Juan Bautista de la Salle. Ang pamagat ng ating kwento ay ang kwento ni La Salle, kwento din natin. Simulan na natin. Si Juan Bautista de la Salle ay pinanganak sa Reims, France. Ang siyudad ng Reims ay sikat sa mga produkto nitong tela, produktong ubas at tulad ng mga alak, at sikat din ito sa mga katedral kasi magaganda ang mga katedral nito sa Reims, France. Si Juan Bautista de la Salle ay panganay sa magkakapatid, at habang lumalaki siya, hilig din siyang maglaro. Ano bang kahiligan yung laruin, mga bata? Patintero, iPad, mga iba't ibang gadgets, tumbang preso, kung ano-ano pa. Ang gusto kong laruin ng kabataan ko ay taguan at patintero din tulad niya. Pero si Saint La Salle, kakaiba yung kahiligan niyang laruin. Alam niyo ba kung ano yun? Ang gusto ni Saint La Salle na laruin ay magkunyari bilang isang pare. Dahil maliit pa lamang siya, si Juan Bautista de la Salle ay gusto nang maging pare. Siguro dahil ito nang habang lumalaki siya, kinikwentuhan siya ng kanyang lolo at lola bago siya matulog. Kung sa atin, ang mga paborito nating kwento ay tungkol sa kung ano-ano mga bagay, si Juan Bautista de la Salle naman, ang kinikwento sa kanya ng kanyang lola bago siya matulog ay tungkol sa buhay ng mga santo. Brother, ikaw ba? Kung natatanong ka ba ng mga istorya bago makatulog ng mga... Kinikwentuhan din ako. Sa katunayan, hindi ako makakatulog kung hindi ako kinikwentuhan ng aking nanay. Noon, si Saint La Salle naman, si Juan Bautista de la Salle, ang kanyang kwento na kahiligang pakinggan ay tungkol sa mga santo. Dahil nga gusto ni Saint La Salle na maging isang pare, nung siya ay 11 ng edad, pinili niyang mag-tonsure. Ano naman tong tonsure? Ito ay isang seremonya kung saan ikinakalbo yung ditong parte ng ulo ng isang bata na isang simbolismo na ang bata ay magiging isang pare. Ikaw, brother, gusto mo ba magkakatonsure? Magkakatonsure ngayon? Ayoko. Kasi ayoko magiging kalbo. Ano? Brother, sino po yung nagkukupit? Ang nagkukupit sa kanila noong panahon na yon sa pagiging pagbibigay ng tonsure sa kay Saint La Salle ay yung mga pare din. Brother, ito ang bata niya pa. Nung bata pa ako, pinangarap kong maging isang accountant na may dala akong calculator. Kasi nung ako'y maliit pa, gusto ko nang magkwenta ng pera, magkwenta ng mga accounts, at may pangarap ako maging isang businessman. Brother, magaling ka ba yung sa math? No? Pag may calculator, magaling ako. Brother, paano po kung meron po ngayong chance na maging pare? At gagawin niyo po ba? Sa ngayon, dati hindi ko talaga naisip maging pare. Ang plano ko nga lang talaga ay maging isang accountant. Pero tulad ni Saint La Salle, may nakilala akong mga tao. Si Saint La Salle, bago siya napasali sa pagtayo ng mga eskwelahan, may nakilala siyang tao, ang pangalan niya ay si Adrian Niel. Si Adrian Niel ay eksperto sa pagtayo ng mga schools sa iba't ibang parte ng lugar. Ako naman, habang ako'y nag-aaral sa isang La Salle school, may nakilala din ako mga tao, at ito ang mga brothers. Nakilala ko sila, sabi ko, baka pwede rin ako maging tulad nila. Baka ako din, pwede rin magturo at maging isang magaling na guro. Brother, ilang po yung brothers na nakilala? Brother akong naging guro nung ako ay nasa grade 2, grade 3, grade 6, second year high school, at fourth year high school. Si Juan Bautista de la Salle, dahil sa kanyang mga nakilala mga tao sa kanyang buhay, sila ang mga naging instrumento kung paano niya nalaman kung ano ang tawag sa kanya ng Panginoon. At ito ay maging isang
brother at ito'y maging isang tagapangasiwa ng mga eskwelahan at isang magaling na guro. Tulad ko, dahil din sa pagkakilala ko ng mga brothers, ko din ay nagnais na maging tulad nila at hanggang ngayon, pinipiling maging isang brother. Kayo ba mga bata, habang maliit pa kayo, alam niyo na ba kung anong gusto niyo maging paglaki niyo? Opo. Kayo ba habang maliit pa, nakikita niyo ba ang sarili niyo na may malasakit sa mga mahihirap at sa mga hindi nakapag-aral? Opo. Kayo ba habang maliit pa, alam niyo na ba at sensitibo ba kayo sa tawag ng Panginoon sa inyong buhay? Opo. Dahil doon, ipagpatuloy niyo yan at maging bukas sa kung anuman ang mga sorpresang ibibigay ng Panginoon at sa mga taong makikilala ninyo sa inyong buhay. At habang paglaki at habang natututo kayo at nag-aaral sa eskwelahang ito, kayo rin ay bukas sa tawag ng Panginoon at malay natin, maging tulad tayo ni Juan Bautista de la Salle, magaling na guro at magaling na brother. Ako si Brother Alex at ito ang aking kwento.